Magandang araw po. Ang topic po natin ngayon ay rebar cutting list. Bago tayo po magsimula ng project natin, kailangan nating mabilang kung ilang piraso yung bakal. Importante po yun. Yung po mga project engineer, yan po yung trabaho nila. Dahil iba't iba po ang haba ng commercial length ng ating mga bakal. Meron pong 6, may 7.5, may 12. So, depende po sa height ng building. So, hindi naman po standard ang per floor ng building. Meron nung mas mataas kumpara doon sa ibang floors. Kaya, importante rito, makita natin po yung elevation ng building. So, dito po sa pakikita ko sa inyo, gumawa ako ng guidelines. Sabi ko rito, recommended splice location. Isa sa mga importante ito. Nire-recommend yan ng designer. Minsan meron silang general requirements, pinapakita nila kung saan yan, and then yung splice length, kung hindi given, yung iba ginagamit nila rin 55 bar diameter, at yung pangatlo naman ipa-plot natin, ito yung sinasabi ko sa inyo, ipa-plot natin sa building elevation or building section, and then yung ma-identify natin yung splice group ng column section. Dahil hindi naman tayo inaalaw na mag-splice sa isang location lang. Kunyari, maraming bakal, vertical bars. Kagaya ni papakita ko sa inyo mamaya, 18 pieces na vertical bars. Hindi lahat ng 18 pieces i-splice natin at one location. Kumisa, ginugroup natin yan. Dito sa ginawa ko rito, nag-group ako ng dalawa, in-alternate ko yung mga bakal. So, group 1 tsaka group 2. Yung unang splice point, ginamit ko yung group 1. And then yung susunod na splice point is ginamit ko naman yung group 2. So, ito po, figure out appropriate commercial length. Ngayon sinasabi ko, may 6, 7.5, 9, 10.5, 12. No? So, mag-iba-iba po yan. So, pakita ko sa inyo yung elevation na sinasabi ko kanina. Ito po yung general requirements. Dito pinapakita, may portion ng design, structural design. Ini-specify yan kung saan ang splicing point. Normally, ginagawa ng structural designer sa malapit sa support, kunyari horizontal to beam or slab, dyan yan nilalagay yung splicing. And then, yung height naman yan, in-specify din niya. So, depende sa size ng bakal. Yung pong elevation, pakita ko sa inyo yung sa elevation. Iba't ibang height po kasi ng ang elevation. Meron nung gaya dito, pansinin nyo, dito is mas mababa kumpara dito sa main floor, sa second floor kumpara dito. So kaya kailangan po nating ma-figure out to, at yung pong drawing dapat naka-scale, gamitin natin yung scale. So kung makikita nyo dito, nag-group ako ng dalawa, yung red at saka yung blue. Ano yung sinasabi kong red and blue na yon? Itong column E11, ito yung isang in-isolate ko na poste. Actually, interior column siya. E11, yan yung designation ng column. Ang requirements niya is 18 pieces na 30 millimeter diameter. So, 18 lahat yung vertical bars. And then, meron siyang dalawang klaseng stirrups o ties. So, yung green at saka yung blue. Ito, magkapareho yung green. Yung blue, ito po yung sinasabi kong first group. Then yung second group, ito naman. So, in-alternate po natin. Ibig sabihin, i-splice natin yung blue at one certain elevation. And then yung susunod na splicing naman natin, yung mga red naman. Ito yun. So, makita nyo rito, hindi magkatapat. Yung red, in-splice natin dito sa level na to, yung blue dito sa susunod na elevation. Kaya magagamit tayo ng magkaibang haba. Ito, ginamit ko rito, 6 meters. Para sumakto siya dito sa horizontal support, yung biga, kagaya ng pinakita kong detail sa inyo kanina. Ito, sasakto rin siya dito. Ginamit ko naman dito is 9. Yung susunod, 7.5, sasakto rin siya rito. Okay lang yung may konting discrepancy, hindi masyado sumakto. Okay lang, basta within this region. And secondly, ang importante, ma-maintain natin yung splicing na ni-recommend. Kunyari, 1.2 meters. Lahat ng splice, i-maintain natin yon. So, makikita natin dito ngayon,
gano'ng kahaba yung bakal na kailangan natin hanggang makarating tayo doon sa taas. Tapos, bilangin po natin, i-plot natin sa Excel. Yun namang Excel, depende na sa inyo yun, discarte nyo na, pero ako, gumawa rin ako, para makapakita ko lang sa inyo yung sample, ito, ginawa ko na rito. Ito yung E11, pinlot ko yung main bars, 30mm diameter, millimeter. So, base doon sa ginawa kong plotting ng bakal, kailangan ko ng 4 pieces na 6 meter length, kailangan ko ng 12, sanay naman kailangan ko ng 2. So, ito po, importante. Ito kasi, o-orderin na natin to. And then, yung type 1 and type 2, ganun din, i-formula ninyo to, dahil magkaiba ng haba yon, yung isa mas malaki yung type 1, o yung type 2 yata yung malaki. So, ito yung haba niya, makita nyo 1.42. Pinormula ko na lang, hindi ko napakita sa inyo, pwede nyo namang laruin yan, kung anong haba niyan. And then, paano makuha yung number of pieces, yung height ng building, divide yun ng spacing. Then, makukuha nyo yun. Pati yung extra, may extra doon sa mga support, mas masinsin yung spacing. So, makukuha po natin doon kung ilang piraso. Kung mapansin nyo, ito 9. Ang ginamit ko, 9 meters length. Kinonvert ko na, converted to commercial length. Kasi ito yung number of pieces, kung ilang pirasong kailangan ko per 9 meters. And then, dinivide ko itong number of, total number of requirements ng number of pieces per 9 meter. So, that gives me 43 pieces. So, 43 pieces of 9 meters. Pinasok ko under 9 meters. So, 43. Tinransfer ko lang dito. Para pagka natapos natin yan, lilipat na tayo sa susunod na column, gawin natin yung the same process, and then at the end, pagtapos na natin lahat, may bibigyan tayo ng total number of bars ng 6 meter 7.59. Yun na po yung o-order natin. So, I hope na sundan po ninyo, at yun lang naman po ang aking gustong ibigay sa inyong idea, dahil may mga designer po na maselan sila, ayaw nilang nag-splice ng lahat na yan sabay-sabay at one location. Kaya dito po, nag-staggered ako. So, kailangan po natin gawin yan para ma-maintain natin yung general requirements ng structural design. So, kung nagustuhan po niyo ang aking video at meron po kayong katanungan, message na lang po ninyo ako. Salamat po sa oras.